So, bali, ito na yung itsura nung nai-adjust natin yung kanyang adjustment ng pressure foot, no? Ayan, o. No? Isasagad na natin siya dito, hanggang dito, hanggang dun. So, compare dun sa kanina. No? Okay. Medyo tumaas na rin yung angat ng kanyang pressure foot. Compare dun sa kanina. Ayan, ganyan na siya kataas. Okay, hi everyone! So, Wintik Vlog here and welcome back sa ating channel. And sa video na to guys, mag-share lang tayo ng panibagong tips or panibagong information about sa piping sewing machine kung paano natin mapapataas yung pressure foot, no, ng ating mga piping sewing machine. So sa pagpapataas ng foot, ng pressure foot ng ating piping sewing machine, katulad lang din ito ng pag-a-adjust ng pressure foot or kung paano pataasin yung paangat ng pressure foot ng ating overlock sewing machine. So sa piping, halos magkatulad sila ng procedure. So sa overlock, kung hindi nyo pa napapanood kung paano gawin yun, ilalagay ko yung link dito. And tara, simulan na natin dito sa piping. So pagpunta nyo dito sa piping sewing machine, mapapansin nyo, ganyan lang yung clearance na nung angat ng kanyang pressure foot. Ayan, oh. Ayan, ganyan ang kababa. So papataasin natin yan. Dito sa, punta lang tayo sa part sa bandang likod ng ating piping sewing machine. So makikita natin tong lever dito. Ito yung pinaka lever nung pressure foot, yung para sa lever nung lifter. So lapit tayo. So ayan, ito yung adjustment. So dito natin siya pwedeng i-adjust dito sa lever na to. Sa overlock meron ding may ganito ring part, no. Ito yung pinagkakabitan ng ating lifter doon sa foot pedal or foot lifter. So pag tinaas natin to or pag inangat natin yung pressure foot, ayan, makikita natin dito may clearance pa na 1/4. So ano yung pwede nating i-adjust para mas mapataas? Mayroon dito yung stopper para sa lever. Ito, i-adjust lang natin to. So gamit lang tayo ng open wrench, tapos duwagan natin. Ayan, duwagan natin yung kanyang screw. Tapos, pihitin natin pababa. Yan. Tapos, higpitan natin yung kanyang nuts. So, yan. So, mapapansin nyo, hindi na siya umaabot doon sa kanyang stopper. No? At the same time, yung pinaka-clearance niya dito is nasagad na rin. So, pero hindi natin sinagad siya ng sagad na sagad. Nagtira tayo ng mga 1/16, no? So, pagtingin natin yung pressure foot, kung gano'n na siya kataas. Ayan. Mas umangat na siya dun compare dun sa kanina. So, bali, ito yung clearance ng ating pressure foot nung hindi pa natin na-adjust yung kanyang taas. Ayan, ganyan siya kataas. May tingnan natin dito sa part ng likod. Ayan. Kung mapapansin nyo to, may clearance pa siya na 1/4 almost. Ayan, hindi pa siya sumasagod doon. At tumatama na siya dito. So ang gagawin natin is i-adjust natin to pababa para masagad natin tong clearance na to. Mas maibaba natin yung lever na pababa, mas aangat yung kanyang pressure foot pataas. So bali, ito na yung itsura nung nai-adjust natin yung kanyang adjustment ng pressure foot, no? Ayan, o. Isasagad na natin siya dito, hanggang dito, hanggang doon. So, compare doon sa kanina. No?
medyo tumaas na rin yung angat ng kanyang pressure foot compared sa kanina. And ganyan na siya kataas. So ganun lang pagpapataas ng ating pressure foot sa ating piping sewing machine. So thank you for watching.